taon na mula nang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng restrictions dahil sa pagsipa ng COVID-19 cases. Sabi ng Department of Health, malaki na ang iniunlad ng gobyerno sa pagresponde sa pandemya mula nang isailalim sa quarantine ang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. The crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. Bahagi ito ng mensahe ni Pangulong Duterte noong March 12 ng nakaraang taon, sabay sa anunsyong isa ng pandemic ang COVID-19. Sa tala ng Department of Health, nasa 609 na pala ang COVID-19 cases noong araw na iyon. Kaya ang Pangulo, inanunsyo ang pagpapatupad ng lockdown sa Metro Manila simula March 15 ng 2020. Kalaunan, isinailalim din sa enhanced community quarantine ng buong Luzon at iba pang lugar sa Pilipinas. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting niluwagan ang COVID-19 restrictions bilang pagdugon sa naghihingalong ekonomiya. Pero nasaan na nga ba ang Pilipinas? Isang taon mula nang isailalim sa COVID-19 restrictions ang bansa. Ang dating higit 600 bilang ng COVID-19 cases, ngayon higit sa 600,000 na. Pero sa gitna ng paglobo ng mga kaso, sinabi ng DOH na malaki ang mga pag-unlad sa pagresponde ng gobyerno sa pandemya. Halimbawa, mula sa dating nag-iisang COVID-19 testing laboratory, ngayon ay higit 200 na ang lisensyadong COVID-19 laboratory sa Pilipinas. Nakapag-setup na rin ng One Hospital Command System para hindi na ulit mapuno ang mga pasilidad para sa COVID-19 patients. Ayon naman sa Interior Department, higit pa sa kinakailangang contact tracers ang mayroon tayo sa ngayon. Binigyang din ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na mula sa kabuang bilang ng kaso, maliit na porsyento lang ang nasasawi. Nakikita natin na ang ating mga healthcare workers, mas sanay na sila at gamay na sila how to handle our COVID-19 cases. No? So if you would notice, we have maintained the case fatality rate to just 2% or a little above 2%, pero hindi naman tumataas ng gusto. Sang-ayon naman ng public health advocate na si Dr. Anthony Liachon na napataas ang kapasidad ng bansa sa testing at treatment. Yun nga lang, nahaharap na naman ang bansa sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. We're not doing very well given the metrics that we have. And nung nagkaroon tayo ng, in January, ng B117 from UK na pumala sa Northern Luzon, doon nag-umpisang tumaas ang cases natin eh. Ilang beses nang sinabi ng UP Octa Research Group na posibleng may kinalaman sa pagsipa ng mga bilang ang mga bagong variant na nakapasok na sa bansa. Sa kanilang datos, ang daily average new cases sa NCR pwedeng umabot sa 4,000 kada araw sa pagtatapos ng buwan at 6,500 daily average new cases naman sa buong bansa kung hindi ito maaaksyonan. Kaya ni Liachon, ang pag-asa ngayon ay ang pagbabakuna. May mungkahi rin si Liachon. A lockdown for 2 weeks, like ECQ, and then do the scientific approach, testings, contact tracings, isolation and quarantine, and then obey the minimum health standards, and then wait for the Sinovac arrival. Sa ngayon ay mahigit 110,000 na ang nabakunahan sa bansa ayon sa DOH. 1 million doses ng Sinovac vaccines ang inaasahan pang dumating ngayong buwan na binili ng pamahalaan. Sunod naman ang 117,000 Pfizer vaccines at 4.5 million doses ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.